Hello mga ma'am, so for today's vlog, ito na pala yung part 2 ng ginagawa kong souvenir ni Baby Kate. So para sa mga hindi nakadood ng part 1, check nyo lang yung description dito sa baba. Lalagay ko doon yung link. So niready ko na dito yung mga dried leaves. Meron ako ditong kulay blue. Hindi ko alam kung anong klaseng blue to. Tapos ito namang isa is pink. Then, meron ako dito yung ginawa kong sticker tag. Tapos, syempre, dapat may scissor tsaka itong ribbon. Kinat ko na din to. Ayan siya nung nakaroll pa. So, game na tayo. Start na tayo. Bali, na-ready na ni husband tong ribbon na pink. Kinat niya na din yung dulo nito. Then, ito, papakita ko lang sa inyo yung sukat nitong ribbon na to. Ayan, nakalagay 1 inch yung ano niya, yung lapad niya. Iba-iba kasing lapad to eh. Pwede nyo naman i-check dun sa Shopee or kung naguguluhan kayo sa size, ano nyo, check nyo sa ruler para matansya nyo kung gaano kalapad sa box. Then ito, pinaglapat lang ni husband. Ayan, tapos ginugupit lang yung dulo ng paem. Para maganda yung dulo niya pag ano, pag ni-ribbon. Tapos ayan, pinagpapantaynihan yung dulo bago niya ilagay dito sa box. Bali, yung cross niya nandito sa ilalim. Tapos, i-insert mo siya dito sa taas. So, iba-iba naman tayo mag-ribbon. Meron din namang ibang style na parang kinocross na rin yung sa taas. So, kami kasi ginagawa namin ganito. Insert namin sa ilalim pareho. Ay, ano ba yan? Yan, insert namin pareho. Tapos, tsaka namin to ipagbubuhol. Higpitan mo lang. Yan. Tsaka iriribbon. Yan. So, bali si Han na lagi nag-riribbon kasi yan yung ano niya. Yan naman yung ambag niya. Bukod sa siya pala yung nag-heat press ng mug. Kasi ako yung nag-layout eh. Tsaka nag-design sa ano, sa ribbon. Mamaya papakita ko sa inyo yung design sa ribbon. Yung color pala nitong ribbon na kinuha ko is fuchsia pink. Ang ganda, no? Buhay na buhay yung color. So, same ulit. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung procedure. Ayan. Papantayin mo lang ulit. So, sa mga ninang, kinuha ko fuchsia pink. Tapos, doon naman sa mga ninong is color blue. Pinag-iba ko yung color nila pareho. Parang katulad sa mug, 'di ba yung inner color na kinuha ko is pink para sa mga ninang, tapos naman sa mga ninong is blue. So ganun din yung ano niya, outside ribbon niya. Tapos yung nilalagay kong ano, dried leaves, inalternate ko naman sa color niya.
Anyway, mga moms, tulad ng sinabi ko dun sa part 1 ng paggawa ko ng souvenir, pwede kayo mag-add to cart sa Shopee page namin, The Print Shop. Search nyo lang siya sa Shopee or dun sa Lazada. Pwede rin sa Facebook, meron kaming Facebook and Instagram. Follow nyo na din and ano, pa-subscribe na rin pala dito sa YouTube channel. Then ano nga pala, pwede kayo mag-message bago kayo mag-add to cart para ano, mabigyan ko kayo ng discount. Ayan. So lalagay ko na lang yung ano, yung link, Shopee link dito sa may description box. So fast forward na natin. So ayan, tapos na natin i-ribbon lahat. Ngayon naman, ang gagawin ko is lalagyan natin ng metallic wire tsaka ng dried leaves tong mga nasa taas na ribbon. Then lalagay na rin natin yung sticker tag. So ayan, para sa mga itong mga ninang, ang kinukuha ko ngayon is yung color blue na dried leaves. Tapos yung gagamitin kong metallic wire is pink din para hindi siya visible dun sa ribbon. Bali, magkakat na ako ng mga metallic wire para dire-diretso ko na lang siyang ikakabit. Tapos insert ko siya dito sa tag, then ilalagay ko dito sa may ribbon. Medyo naharangan lang ng kamay ko. So ayan, eto na siya. 'Di ba ang cute? Yan, so same ulit procedure, ganun pa rin. Insert lang yung dried leaves. Binabawasan ko lang yung mga ano, dulo niya. Tapos, kuha ng metallic wire. Then, yung tag. Yan. Tapos, insert dito sa ribbon. Medyo mahirap lang mag-insert dito sa ribbon kasi ano, naka-fix na yung ano nito, yung mahigpit na kasi. Kaya sinusuksok ko lang dun sa ano, sa may space. Para pala sa mga nagtatanong kung saan ko nabili tong ribbon, ilalagay ko yung link dito sa description box. Then yung dried leaves lalagay ko na din at saka yung metallic wire. So, syempre, lalagay ko na rin pati yung Shopee page namin para kung gusto nyo umorder ng souvenir mugs.
So, para hindi ulit kayo mainip, i-pass forward na ulit natin. So, ito na sila mga moms. Ang ganda-ganda. Ito na yung pinaka-finished product natin ng mga ninang souvenir. Ayan, ang ganda-ganda. So, konti lang kasi yung kinuha kong ninang. Kaya ito lang yung mga ginawa ko. Ito, oo. Ninang Apple. Ayan, Alessandra Kate, 10A22. So, sana magustuhan to ng mga ninang. Ito, Ninang Gem. Super cute talaga na nakuha kong color. Kasi ano eh, ito yung sa team ng ano ko, ng baby ko. Ayan. Sana may natutunan kayo sa aking vlog, mga moms. Don't forget to like, share, and subscribe na rin sa my YouTube channel ko. Thank you for watching!